Nagpapanig po tayo dito sa loob ng Phil Oil Flying V Center sa lungsod ng San Juan para sa magpapatuloy ng aming live coverage ng NCAA Season 94 Men's Basketball Tournament. San Sebastian na nanguna kontra sa Jose Rizal University sa score na 39-34. Mabuhay Pilipinas at maraming salamat muli sa pagtutok. Anton Rojas kasama si Mikey Reyes ng Bacoor Strikers. Mikey, San Sebastian was up by as many as 14. But, Jay, are you making things interesting as nagpakawala sila ng 14-3 run before San Sebastian was able to stop the bleeding for a little bit with those JM Calma putbacks? Oh, it's really been a tale of two quarters so far. Two totally different quarters nung first quarter. Sabi mo nga, San Sebastian pulling out all the stops to gain that 14-point advantage entering the second quarter thanks to a 47% field goal clip in the first. Pero pinaliktad yan ng JRU, 53% for them in the second quarter. Yung free throw story natin, dyan medyo mas agresibo ang San Sebastian, 14 of 17, 4 of 6 lang sa JRU. And you were telling us about Coach Egay Macaraya looking for bench points, yung starter points niya, 35 points na para sa San Sebastian. At inaasahan niya talaga yung starter siya. But if he can find that 1, 2, 3 guys who will come off the bench and contribute right away, malaking bagay yon para kay Coach Egay Macaraya. I want to ask you, Mikey, ano ba nangyari sa second quarter at si JM Calma lang ang nakakuha ng mga field goals para sa San Sebastian? Well, gumanda yung depensa ng team ni Coach Merel Meneses, and yung mga field goals ni JM Calma were off putbacks. Hindi naman talaga yun part ng play nila. He's just really trying to be active down low. Itong si JM Calma. So the defense of JRU really stepping up, and yung ball movement nila sobrang gumanda din. Kaya both on defense and offense, eh, nakakamada itong JRU. At ang heavy bombers naman, mukhang nahanap nila yung tamang kombinasyon. Estrella was on the bench for a long period of time. Even Jen Mendoza, but the likes of John Aguilar, MJ De La Virgen, sila mga nanguna para kay Coach Virgel during that 14-3 run. And ito yung sinasabi rin ni Coach Virgel Meneses. Yung development nito mga players nito, yung improvement, yun yung importante ngayon. Especially now that they're not in the running for a Final Four spot anymore here in Season 94. Pero may Season 95, 96 na tinitingnan si Coach Virgel Meneses. And like what you said, itong mga John Aguilar, Darius Estrella, MJ De La Virgen, ito yung mga pangalan na mapapanood natin at aasahan ni Coach Virgel in the coming years. Coach Virgel Meneses, kung mag-coach pa siya sa Season 95 at 96, year 11 na yun, oh, ha, Mikey? Year 11. Naabutan ko pa si Coach Virgel. Ito ang ating chair for PGM Tangkat Sagad Scorer of the Game. Walang iba kundi si Alin Bulanadi. He was amazing, especially in the first quarter where he had 10 points. Kaya lang the second quarter, free throws. Sa free throws nang galing yung kanya mga puntos. Well, you love the aggressiveness of Alin Bulanadi. Kaya lang sabi mo nga, hindi makakuha ng field goal itong San Sebastian yung second quarter. Pero yung aggressiveness nila, nabuhay naman sila sa free throw line. Of course, yung mga putback na yun. Tingnan natin kung magbabago ulit ang hihip ng hangin dito sa ating third quarter.